What's up, guys? Welcome back to another episode of Earflix, a channel dedicated to create hearing awareness through the use of information about the ears, how your hearing aids work, how your hearing implants work, at syempre, practical application ng mga habilitation and rehabilitation techniques na makakatulong sa inyong makadinig uli at maintindihan palalo kung anong nangyayari sa inyong mga tenga. Para doon sa mga bago sa channel to, my name is Sir Eros, isang clinical audiologist and as well as hearing loss educator na based here sa Singapore. Kaya natin ginagawang Earflix is to create a community of hearing advocates sa bansang Pilipinas at syempre kung saan man makakarating tong video na to sa buong mundo. So kung gusto nyong maging advocate, napakasimple lang po. Please hit that subscribe button and also hit that notification bell and let's begin the show. Okay. So ang topic natin for today is paano ba tayo makagawa ng basic hearing test sa ating mga bahay, lalong-lalo na ngayong pandemic. At ang ating option lang through online or bumili or mag-shop through Lazada or Shopee. So huwag kayong mag-alala, hindi ito paid advertisement. Ang purpose parati natin is to help out our fellow Filipino o fellow subscribers dito sa ating playlist. At sana patuloy pa tayong makatulong. Okay? So bago tayo magsimula doon sa ating main topic, explain muna natin ulit kung anong ginagawa ng ating tenga, no? Kasi meron siyang correlation sa ating topic for today. Siyempre, gagawa tayo ng hearing test, we might as well look back kung ano bang nagagawa ng ating pandinig. Okay? So, dito sa video na to, o dito sa ating model, i-describe uli natin yung parts ng tenga. Meron tayong outer ear, middle ear, at siyempre tinatawag nating inner ear. Yung outer ear, siya yung parang embudo. Okay? So, kinukuha niya lahat ng vibration sa environment at dinideliver niya ngayon sa kanyang ear canal. Okay? So, yung ear canal, iko-concentrate niya yung vibration sa hangin sa ating middle ear na kung saan binubuo ng ating eardrum at ng ating mga ossicles. Okay, yung ossicles na yun, kino-concentrate ngayon, yung concentrated vibration, inuuga niya ngayon sa ating inner ear. Okay? So yung ating inner ear, ito siya, ating inner ear. Sa loob ng ating inner ear, meron tayong tinatawag na hair cells. Yung mga hair cells na yun, ay siya yung nagko-convert ng mga vibration into electrical stimuli na kung saan pag dumaloy siya dun sa ugat, okay, pupunta siya ngayon sa ating brain at yung brain mai-interpret natin yung signal na yon as sound. Okay? Ang interesting part sa ating inner ear ay itong mga to. Okay? Ang ating inner ear, yung hair cells natin, okay, yung sa loob niyan, iba't iba ang kanyang tono. Okay? Kumbaga parang pag in-unroll natin tong snail shape na organ na to, para siyang piano. Meron siyang low pitch at meron siyang high pitch. Okay? Yung range ng ating naririnig is from 20 Hz to 20,000 Hz. Okay? So ganun yung piyesa natin. Meron tayong low pitch which is 20 Hz at meron din tayong high pitch which is 20,000 Hz. Now, alam na natin o naiintindihan na natin kung anong nangyayari sa ating tenga or paano yung physiology o yung function ng ating tenga. Ang next naman nating tatalakayin ay ang paano ba tayo makagawa ng hearing test na kung saan ngayon mahirap makalabas sa bahay natin at syempre, nanonood kayo dito ng Earflix as yung usual yung napapansin biglang humina yung pandinig nyo or bigla kayong nagkaroon ng ear discharge pero hindi natin alam kung anong nangyayari ba dun sa ating main function ng ating tenga which is yung makadinig. Okay? So, paano ba tayo magkoconduct ng hearing test? Napakasimple lang sa paggamit ng tinatawag nating tuning fork. Okay? So, itong tuning fork na to is gawa siya sa bakal. Okay? At ang function niya is to create vibration. Ginagamit siya sa pagtono ng mga instrument at bukod doon, ginagamit din natin siya as a medical tool. Okay?
So simula noon hanggang ngayon, ginagamit siya ng mga ENT para mag-screen yung pandinig ng isang pasyente na nakakadanas ng hearing loss or kung meron man silang pagluluga ng tenga, ito yung minsan ginagawa nilang screening. Okay? So for this particular tuning fork sa Lazada or sa Shopee or sa online stores, makakabili kayo ng isang piraso or isang set. Okay? Tulad nung nabanggit ko kanina, yung pandinig natin, yung range niya is from 20 Hz to 20,000 Hz. Yung mga tuning forks din natin siya, mayroon din siyang frequency or tinatawag natin pitch. For this particular pitch, okay, makikita nyo dyan, nakasulat is 512 or yung sa music instrument, siya yung key of C. Okay? So, yun siya. So, kung mapapansin nyo sa speech, yung speech range natin is 250 Hz up to 8,000 Hz. So, nasa mid-range siya ng ating speech spectrum. Okay? So, paano siya pinapa-vibrate para makarinig? Gagawin lang natin, i-struck natin yung mataas na part ng inyong tuning fork ng pagalito or pwede nyo na siyang hampasin. So, kung maririnig nyo, sa ating mikropono, makikita nyo, maririnig nyo yung vibration galing dito sa ating tuning fork. So, ang paggamit ng tuning fork, meron tayong dalawang way. Una, ang tinatawag nating Weber's test. At pangalawa is yung tinatawag nating Rhine's test. Okay, yung Weber's test is, paano ba siya ginagawa? Wala kayong ibang gagawin kung hindi ikiklik nyo ang inyong, o i-struck nyo, o hampasin nyo ang inyong tuning fork. Habang nagkikreate siya ng sound, ilalagay nyo siya ngayon sa inyong noo. Okay, ang tendency is, magbabibrate siya, and supposed to be, ang normal na test is both ng inyong tenga ay makakarinig ng tono ng inyong tuning fork. Depende sa inyong pitch, of course. Ngayon, ang second part ng test is, let's say for example, narinig nyo siya sa isang side ng inyong tenga. In this particular example, yung right ear nyo. Ngayon, aalamin nyo ngayon kung yung right ear nyo ay may simptomas ba o wala. Okay? Anong ibig sabihin ng may simptomas o wala? Let's say for example, itong kanan na tenga na to ay wala naman kayo nararamdaman. Okay? Ibig sabihin nun, yung kaliwang tenga nyo ay may tinatawag tayong sensory neural hearing loss. Okay? Ito yung mga sakit o yung mga hearing loss na dahil sa katandaan, dahil nakainom kayo ng malakas na gamot, dahil uminom kayo ng mga nagkaroon kayo ng exposure sa malalakas na tunog or sa constant noise, po pwede rin na dahil meron kayong genetic problem na kung saan over time humihina yung pandinig. Okay? Isang posible pang nagre-resulta sa ating Weber's test is, let's say naglateral yung tunog sa right ear again, pero itong right ear na to ay may simptomas tulad ng pagluluga, butas na eardrum, merong natuyong tutuli. Most likely, itong tenga na to ay meron tayong tinatawag na conductive hearing loss. Okay? So, yun yon. Now, yung second part ng ating mga test, bukod sa Weber's test, yung tinatawag nating Rhine's test. Yung Rhine's test naman is ikukumpara natin yung ating bone conduction pathway of hearing sa ating ear conduction pathway of hearing. So kung matatandaan sa mga nakaraan nating episode, yung bone conduction pathway of hearing natin, binabypass ng vibration ng tunog ang ating outer ear at middle ear at rekta nating inuuga yung ating inner ear sa pamamagitan ng ating bungo o yung ating skull. Yung air conduction pathway naman is tulad ng na-discuss ko sa inyo kanina, na kung saan dadaan ang vibration ng tunog sa ating outer ear, middle ear, and inner ear. So, paano natin ginagawa yung Rhine's test? Napakasimple lang. Pagka-flicker nyo ng inyong tuning fork, lalagay nyo siya sa inyong mastoid o yung bukong dito sa inyong likod ng inyong tenga. At re-repeat nyo siya at gagawin nyo rin ang procedure sa inyong outer ear. Ngayon, ang siste is kung mape-perceive nyo na mas malakas ang inyong air conduction pathway sa inyong bone conduction pathway, most likely ang
tengang yun is merong normal hearing or meron siyang tinatawag nating sensory neural hearing loss. Okay? Next naman is kung mas malakas yung bone conduction pathway nyo, okay, bone conduction pathway sa inyong air conduction pathway, most likely yung tenga na yun ay meron tayong tinatawag na conductive hearing loss. Tandaan, ang tuning fork ay isang frequency lamang, okay? Hindi niya magigage yung buong pyesa ng inyong pandinig na base sa inyong inner ear. Okay? Nasabi ko nga kanina, sa ating inner ear, nag-range siya from 20 Hz to 20,000 Hz. Okay? This is again Sir Ero saying we will make the disable able. Paano natin gagawin yon? By hitting the subscribe button and notification bell, and hope to see you soon. By the way, para doon sa mga nakakapanood na itong last credit ng ating programa for today, sa umpisa ng ating video, pinakita natin yung isang set ng mga hearing aids na kung saan ito ay isang donation from one of our implantees, si Madam Lely. Okay. Madam Ellie pala. Madam Ellie, thank you very much. Terima kasih for donating a pair of hearing aid. And dinelegate sa atin ni Miss Ellie na itong hearing aids na to eh gamitin ko para sa ating advocacy dito sa Earflix, na kung saan gagawa tayo ng set of rules dahil nga patuloy na palakas ng palakas ang ating channel at marami na tayong natutulungan. We might as well continue being an advocate by sharing this video, watching our Earflix shows on a weekly basis para naman matulungan natin ang ating mga kababayan ma-disseminate yung information na kailangan nilang kumita ng ENT, kailangan nilang kumita ng audiologist para sa kanilang tenga, sa kanilang hearing health. Ngayon, ang gagawin natin is for this particular session is gagawa tayo one of these days, isulat natin sa ating post dito sa YouTube yung instruction para patuloy pa nating mapalaki yung ating grupo at syempre makuha nyo sa ating paraffle ang ating hearing aids. Yung mabibigyan natin ng hearing aids, gagawin natin, since dalawa naman yung binigay, tig isa. Okay? Siguro fair lang yon na tig isa dahil medyo hindi pa naman tayo o wala pa tayong ganun mga donations na nalilikom para ipamigay. Okay? This is again Sir Eros. Thank you again for watching and thank you for reaching this part of our video. Sana i-share nyo ang ating video and hopefully makuha ng karapat-dapat yung hearing aids na para sa kanila. Until next time, see you soon. Bye!